guys, welcome to my channel. So ayan, nandito ako para mag-update ulit sa inyo about doon sa ano no, sa kaso ng COVID-2019 dito sa Kingdom, Saudi Arabia. April 6 yung last na update natin na kung saan may total tayo na 2,605, no. So ngayon guys, nung April 7 is umabot tayo sa total na 2,795. And then the following day noon, nung April 8, nadagdagan siya ng 137. Kaya umabot na naman yung total natin ng 2,932. Tapos, ngayong araw mismo guys, April 9, is napakataas at napakabilis tumaas yung doon nadagdag, no? Nakapas-positibo. So, ang nadagdag ngayong araw is 355. Imagine guys, ganun kataas at ganun kalaki yung tinaas ng ating mga positibo sa COVID-2019. Kaya, ngayong araw, ang total na dito sa Kingdom Saudi Arabia ay umabot na tayo mga kabayan. 3,287 na positibo ng COVID-2019. Ayan. Kaya mga kabayan, lagi kong sinasabi sa inyo pag nag-update ako, the more na tumataas o mas lalong lumalaki pa yung mga positibo dito sa Kingdom of Saudi Arabia nang dahil sa COVID-2019 na yan, yung government or yung Saudi government, mas lalo yan sila maghihigpit. Hindi lang sa ating mga OFW, ganun din yung mga expatriate na iba-ibang nationality. So, lahat tayo maiipit. Ganun din yung mga Saudi citizens. Kaya, sa mga nagtatanong, nagtatanong na kung hanggang kailan ito matatapos, hindi wala makakapagsabi niyan, kundi ang magagawa lamang natin is magdasal, no, na sana wag na tumaas pa. Kasi imagine guys, nasa 24 hours curfew na tayo, no? Pero tumataas na tumataas pa rin yung positibo ng COVID-20 virus na affected or affected ng mga tao, no? Kaya dubling ingat tayo mga kabayan, dubling ingat lang talaga at dasal lang tayo lagi. Kasi marami sa atin gusto nang umuwi. Diba? Marami nang naiipit. Hindi lang tayo mga OFW. Ganun din yung mga iba-ibang lahi na nandito sa Kingdom Arabia kung saan nagtatrabaho dito. Diba? At saka mga kabayan, yung mga nagtatanong about doon sa mga remittance center natin, no? So advice ko lang sa inyo, kasi nga yung remittance center is wala na silang exact date or every ano na kung ano yung branch na open nila at nang continuous yung operational nila, no, para mag-serve sila sa OFW at hindi lang sa OFW po. Hindi, ganun din sa mga iba expatriate. Mga kabayan, bisitahin niyo lamang yung Powry Money Transfer Services. Bisitahin niyo yung Facebook page nila para malaman niyo, para ma-trace niyo every day yung mga announcement doon. Kasi nagpo-post yan sila doon ng announcement kung ano yung open na branch nila. Kaya huwag niyo kalimutan sa mga nagtatanong diyan. Bisitahin niyo, ulitin ko, bisitahin niyo, puntahan niyo ang Facebook page ng Powry Money Transfer Services, mga kabayan, para hindi masaya yung effort ninyo. At ganun din yung India's money transfer, no? Ano nyo rin yon, yung India's remittance center. Tapos puntahan nyo rin yung page, Facebook page ng India's, no? Kasi yan, dalawa na yan. Yung Powry at saka yung India's na yan. Yan ang pinakakilala at napakarami mga OFW at mga iba-ibang expatriate na iba-ibang lahi ang mga nagpapadala dyan. Yan yung mga, kumbaga, yan ang dalawang popular na mga remittance center dito sa Kingdom. Kaya pasyalan nyo yan guys. Huwag yung kalimutan, na yan, inuulit ko sa inyo, huwag yung kalimutan, i-check nyo everyday kung maaari lang yung Facebook page nila para at least na-update at na-monitor ninyo yung ano nila, mga post nila sa announcement nila guys. Malaking tulong na yun sa inyo, no? Para hindi masayang effort. Lalong-lalo ngayon
na mga kababayan natin na wala mga private car, 'di ba? May company car naman, kaya lang iisang passenger at isang driver lang ang pupwede. So, yan isa din yan sa napakalaking problema rin ng mga OFW at ganun din yung mga ibang-ibang expatriate na iba't ibang lahi, no? Dahil wala nga tayong matagal na tayong walang public transportation, buses, taxis, at saka kahit yung mga Ubers, wala na rin yan. Kaya yan ang pinakamalaking, isa sa malaking problema din natin, lalo-lalo na yung mga kababayan natin na sa malalayong lugar na kailangan pa nila pumunta sa pinakabayan para makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So ayan lamang guys yung update natin ngayon. Ayan mga kabayan, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayong araw. Kung haya, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag yung kalimutang i-like, i-share at i-subscribe yung aking YouTube channel para sa gano'n maging update kayo at maging aware din yung mga iba't ibang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa ibang lugar at yung mga nasa loob ng bahay na hindi na nakakalabas. Maraming salamat sa inyong mga kabayan, sa inyong panonood sa aking YouTube channel at lagi na lang tayo mag-iingat at magdasal bago tayo matulog at sa ating pagising na naway maging maayos na ang lahat. At ako'y magsamantala magpapaalam at magkikita-kita tayo sa sunod na araw para sa update natin kung ano man nangyayari dito sa Kingdom Saudi Arabia. Bye!